Magandang hapon po. Kayo po yung ospital. Opo. At ang nakabangga sa inyo si Engineer Jerwin Jokno. Yes po. Nagbigay naman 80,000 nung Opo. Kayo po yung ma-ospital. Yes po. Pero meron pa pong kailangan gawin. Yes po. Gamutan. Ano po yung gamutan na kailangan pang gawin? Opera po, sir. Yung sa mukha niya po. Mm, may bone po. Fracture po kasi yung dito niya po. Oh. Bali tatlong ano po, bali po ng buto po. Tumakas po ba sila matapos ng insidente? Actually po, sir, sumama naman po. Bali, sir, yung sa mga messages po namin, hindi na po kasi nagre-reply tapos madalang na po. Yung mga hindi pa po nila nasisettle po, yung sa tulad niyan, yung mga gamutan po, yung mga nire-resetang gamot po, ganun. Engineer, andito po yung inyo pong na-aksidente at nagsusumbong po sa amin ngayon. Yes po. At tinataguan niyo na rin po sila, engineer? Ay, hindi po, sir. May mga usapan po kami niyan ng kabilang party po na ito po yung willing po kami to the, kahit nung una po, willing po kami to extend help. Pero sabi ko nga po, may mga options po kami na pwedeng nanire-refer po, which is yung sa aksidente. Dahil since na-involve po yung sakyan po na dinadrive po during that time, covered po siya ng insurance. And aside from that, sir, nung una pa po, nagbigay na po kami ng paunang bayad po sa kanila. Kumbaga, monetary po yon for ano for expenses. Sinagot ko po yung mga expenses. Kaya nga po, nagpapasalamat naman po sila sa inyo doon sa 80,000 na agad binigyan yung pauna. However, yes, ang nakakapikon lang po para sa kanila ay umabot doon ng 2 to 3 days bago po kayo nag-reply doon sa mga messages nila po. Sir, actually, kung ano po, i-ano po natin chronologically, may mga ano po kami yan. Lalo na po ng father, actually, dapat pong kausap po talaga yung ano yung mga yung anak tsaka yung driver po ng motor. Ngayon sir, meron pong chronological na events po yan na mag-meet po, nag-meet po kami niyan nung 3 days before the after the accident po. Ayun nga po, hindi pa rin po sila pumapayag sa proposal namin ng insurance na ipapasok po. Then hindi po nila binibigay yung mga requirements po na hiningi po namin para sana makatulong po doon sa expense ng medical ni nung na-aksidente po. And then ano pong pangalan ng insurance company niyo po, sir? TPL po yun eh. And then yung compulsory po. Teka muna, TPL o comprehensive? Iba po yung TPL, iba po yung comprehensive. Bali sir, ano po sir, dalawa po siya eh. Kumbaga, covered po siya. May comprehensive at saka may TPL. Yes, opo. Ano pangalan po ng insurance? Yung FPG po. Magkano po yung coverage sa ganitong klase aksidente? Magkano po nakalagay sa policy? Not sure lang ako sir, pero I think hindi po kasi ako may hawak ng policy holder. Pero, well, you should know it by now, engineer. Kasi naka-aksidente ka, the first thing you do is kukunin mo ngayon yung insurance policy at titignan mo doon yung nakalagay doon sa fine print kung magkano ang coverage. 100,000 ang pataas po. Meron pong makukover doon sa third party liabilities ng... Magkano po yung operasyon, ma'am? 200 or lalagpas pa po. Depende po yun sa bakal na ilalagay daw po. Upon operation pa daw kasi malalaman if dadagdagan po. Tatlong bakal po daw kasi yun. O madadagdagan nga po. Ganitong gagawin natin po, engineer sir. Abunuan niyo po muna, kasi matagal pa po yung insurance eh. Alam ko po yan, maabot po ata ng isang buwan yan, depende po sa insurance company. Sir, opo. Abunuan niyo po muna and then ipapasa po lahat ng requirement at kapag nabayaran na po, yung pera po, sa inyo po i-reimburse. Ganito po sir, kasi actually noon ko pa po, kasi kaya po namin pinapasok nga po sa insurance. Noong una pa lang po kasi sir, since nagbigay na po ako ng 80,000, kumbaga, na-exhaust na rin po ako, sir. Puro utang na rin po ako, sir. So, kumbaga, kahit na, ano po, alabasin ako ng pera. Walang-wala na po talaga ako, sir, mailalabas eh. So, ang insurance po, maikukumpli naman po siya. Hindi po nila kinocomply. Kumbaga, kung yung time po nung nasa police station, pumayag po sila, at least napaprocess na po, aware na po yung insurance. But, baka nga po by that time, this date, nakapayad na po yung insurance. Kailangan mo lang ng police report. O medical records sa hospital. And then, yes, pag submitin mo yung dalawa, pag banggain mo yung police record, police blotter, and then medical records, and then with the consent of the victim and patient, isusumitin mo po yung sa insurance, then bingo, babayaran na po kayo ng adjuster. At for the meantime, abunuan niyo po muna yung pagpapa-opera kasi habang tumatagal, lalo nagsakripisyo,
nahihirapan po itong victim, mag-abono. Kung wala ka na talaga, sagad ka na, mangutang ka po, sir. Kung kinakailangan, benta mo yung sasakyan mo, sir. Sir, hindi po sa akin yung sasakyan, sir. Nagdara-drive lang po ako. Oh, well then, kung gano'n, sir, mag-utang ka, sir, magbenta ka. Kaysa naman, sir, makulong ka, di ba, sir? Mas mahirap, sir, kung ikaw po yung nasa loob ng kulungan, wala ka nang pwede magawang remedyo kung hindi nandun ka lang nakaupo sa loob ng kalabozo. Sir, yun nga po, sir, noon pa lang po, yung ayun, bago pa po maagap, kumbaga, naikaapan na po sana itong mga gantong scenario, sir, kung eh, sa talagang engineer, puro ka sana. Eh, paano po kung sabihin itong victim sana, pinakulong na lang kita? Hindi, sir. Kumbaga, ito. Kumbaga, sir, nag-ano nga po eh. Nakipag-kulong sir, do not use the word sana. The only time you would use sana, kung komportable na po yung victim. And they're not comfortable. And that's why they're here. Tatawagan ko po ulit yung insurance. Papatawag ko po yung mga requirements po kung okay na po itong police report. And then, may meron na pong mga... medical records, sir. Yes. And then, kung ano yung sabihin ng doktor, halimbawa, sinabi ng kailangan ng operasyon, then you talk to the doctor, kayo na po mag-ano yan, hindi na po dapat ang maabala dito yung victim. Kayo na po mag-habol doon sa doktor. Tanungin nyo kay ma'am, ma'am Jenny, anong pangalan po yung doktor nag-opera? Pupunta nyo yung doktor, doc, magkano ba yung magiging operasyon? Magkano ba kalkulasyon? Tanungin yung ospital at pag ipon-ipunin yung lahat ng mga information makuha nyo about the operation, and then yun ang susumiti mo sa insurance. At opo, ikaw na maghahabol-habol noon at hindi na maabala yung victim. Yes, sir. Kaya nga po, sir. Ang kailangan kasi ang ginagawa mo, sir, ang gusto mo, sabi mo, hinihintay mo lang requirements from the victim and then ang victim ang gagawa lahat ng legwork, hindi pwede. Victim ka na nga sila, bibiktimay mo pa sa pag-aabala. Kami po yung mag-aasikaso na sa ang kailangan. Correct. Inabala niyo po sila eh. This time, kaya na po maabala sa paghahabol ng mga medical records, mga requirements, police report, etc. Ayun nga po sir, kaya po sana i-provide po nila yung ano yung medical certificate. Wala po akong kopya sir. Yung mga then you contact them. Tawagan niyo sila kasi ang nangyari sir, baliktad eh. Kinokontak ka nila, inaabot ka ron ng 2 to 3 days bago ka sumagot, tama 'di ba sabi yes, niyo? Po, sir. Oh. Yes, sir. Dapat kayo naghahabol-habol sa kanila kasi kayo po yung nakaaksidente. Bali no. Sir, ano po ako diyan, kumbaga nagre-communicate po ako sir. Yes sir, nagre-communicate ka sir, pero inaabot ng 2 to 3 days. No sir, meron pong conversation po kami sir na nagre-reply po ako. So you're telling me na pumunta rito itong mga kumplena para magsinungaling? Sir Jerwin, alam niyo po nung unang araw na na-aksidente ako, hindi kayo pumunta sa ospital. Hindi kayo bumibisita. Hindi niyo man chine-check kung ano yung ginagawa sa akin. Wala talaga po. Kasi nung nagkita po sila ng pulis nung aksidente po, after nun na pumunta sila ng police station, nagkausap na po yung papa ko tsaka po siya. Nung dinala ko sa kabilang ospital po, after nun, di na po siya nagpakakita. Tapos nagtatext lang po siya na yung hiningi niya po na kailangan niya para maasikaso po yung car insurance, yung medical record. Pero kasi hindi po namin pwedeng maibigay galing kami sa aksidente ng time na yun, sir. Siyempre, tuliro po kami. Tatanungin niya kami yung ano mga requirements ng insurance. Paano namin ma-process yun, sir, yung kalagayan yung niya yung inaatupag kaya, namin. Tuliro nga talaga kayo. Yes, so, po, siya agad-agad namimilit tungkol sa requirements ng insurance. Opo, sir. Tapos, sir, yung mga damages, sir, cellphone, basag din po. Actually, sir, wala talaga magamit na cellphone kahit ano. Pinangakuan niya ako na isi-settle niya yun sa cellphone, unahin niya po yun. Until now, wala pa rin po, sir. Oh. Engineer, yung cellphone, paano na yun? Sir, sinama po nila sa, sa may demand letter po sila. Meron po silang demand letter na nilagay po magkano nila. Magkano po nakalagay sa demand letter? Nasa ano po yan, sir? Di ko po sure kung magkano yung nilagay. Pero meron po na nilagay po sila doon. Pero ayun nga po, sir. Nag-reply po kami doon sa demand letter nila. Kasi po makukover din po siya nung kung may mga property, third party damage po, ganun po. Willing po kami tumulong, sir. Provide na lang sir, yung mga requirements. Ganito nga po. Hindi dapat sila ang naabala para paghabol ng mga requirements. Kayo po dapat. Hindi naman po namin inano, kumbaga pinapa-shoulder po sa kanila. Actually, kami po talaga yung mag-aani kasi kami naman po yung involved sa accident. Correct, sir. Kami po yung nagpa-process po nun. Kumbaga, ang sa amin lang po, sir, ibigay po nila. So, ipa-process po namin. Sir, ang kailangan ko po, sir, nung unang binayaran ko po sila 80,000. Wala pong resibong binigay. Sana na yung tulong yung resibo na yon or yung mga medical certificate, na-reimburse na sana yun, sir. And then, makakatulong pa sana yun, sir, kung naipasok na. Anong trabaho niyo po, ma'am? Sa call center po. Ilang araw po kayo na walang trabaho? Ilang araw kayo hindi nakapasok? Nagpas 1 month na po eh. Okay. Alam mo yung binigay mo 80,000, sir? Quits lang yun sa
yung hindi sila kapagtrabaho ng isang buwan. Don't tell me, sir, every single cent has to be accounted for. Kung magkano nasira, yun ang babayaran nyo. Paano yung danyos? Paano yung trauma? Paano yung hindi siya nakapagtrabaho ng isang buwan? Wala bang libre na lang yon? Ang babayaran mo lang kung ano nabasag, kung ano yung nasugat sa katawan niya, papagamot mo, and then yung cellphone na nabasag, papalitan mo. So yung abala, yung danyos, libre na? Ay, hindi pwede. Sir, ayun nga po, sir. Ayun nga po eh. Diba may binigay sana na tulong po nung una. Kung nabigay na rin po nila yung mga resibo na, and then yung mga succeeding po, sir, yung mga check-up po nila, kung may mga opera po, willing po kami to help dun eh, kasi nga po, maipapasok na po siya sa insurance. Then kaya nga po, sir, ganito pong gawin. Ang una-una, hindi kayo pumunta sa hospital. Kayo po ang dapat pumupunta sa bahay nila o bumibisita sa kanila o tumatawag sa kanila. Ma'am, ano ba mga kailangan? Ma'am, paano pa kayo makatulong? Kayo dapat natataranta. Ma'am Jenny, ano pong kailangan nyo ngayon? Yung ano, operation ko po, yun po talaga yung pinaprayo po namin ngayon. Pwede mo naman pong asikasuhin yung car insurance mo. Mas secure lang namin na okay na ako, maoperahan na ako. Agree. Okay, itong gagawin niyo po, engineer, ano, edukado kang tao, hindi na dapat ako nagsasabi sa inyo kung anong dapat gawin. Punta ka sa ospital, kunin mo yung pangalan ng ospital kay ma'am, ready naman siya ibigay yun, pangalan ng doktor, and kayo na po mismo makipag-ugnayan sa doktor. Sabi niyo, Doc, ako yung nakasagasa. Magkano ba ang kailanganin? Magkano ba yung gamutan after na ma-operasyon? Ano mga gamot pwedeng mabili? Yung therapy, etc. The works, at para yun po yung isusumitin nyo sa insurance. At ngayon, ang gagawin ngayon ng insurance at gagawin po ninyo, kayo pong magagarantee doon sa ospital, kayo pong magagarantee doon sa doktor na mababayaran sila come what may. Kayo po yung pipirma doon sa promissory note. Nang sa gayon, sasabihin ng doktor at ng ospital, okay, ginagarantee po ninyo, ginagarantee ng insurance, then go, let's operate. Tama, sir? Yes, sir. Ganun nga po, then sir. Do that. Sir, paano? Well, then naka-aksidente ka, sir. Kaysa makulong ka, anong gusto mo? Sige, sir. Ano? Mura na nga yung 80,000, sir. Mura na yan. Naka-aksidente ka. That's the price kaya you have to pay. Kulang sir, pa nga yan. Sir, 80,000, sir. Stop counting on that 80,000. No, sir. Ang akin lang dito, sir. Ngayon, sir, pinaglalabas nila. Sir, pero halagang 80,000 lang ba yung ano mo, kalayaan mo kaysa makulong ka? Sir, hindi po. Hindi sir, sa bail pa lamang, sir. Tanda mo, sir, pag ikaw yung napiyansa, more than 80,000 yan, sir. Kung ano may pwede maikaso sa'yo, that's more than 80,000 sa piyansa pa lang. O ngayon, nagreklamo ka. Last, sir, yung abala, pupunta-punta ka sa korte, sir. O, tapos, yes, sir. Makukulong ka pa. Possible. Tapos, yung lisensya mo, marirevoke pa. O, tingnan mo yung abala na yan. 80,000 lang, nagreklamo ka. Isipin mo yan. Kasi, sir, kapag hindi, sir, ito na, nakaredy na tong polis. Ididimanda na namin kayo at ako na po muna magbabayad dito. Ako na mag-abono. Wala na insurance. Kaya ko itong sagutin lahat ng pangangailangan ni ma'am. Pero, pakukulong kita. Mamili ka, sir. Sir Adonis, I guarantee you, kaya kitang bilhan ng bagong cellphone. Ma'am, kaya kitang pa-operahan kahit nabukas. Pero sa kondisyon, huwag kayong paparegulo, pakukulong natin to. Actually, sir, kung nagde-decide lang ako nung nabangga kami, sir, pinakulong ko na yun, sir. Sobrang hirap talaga na dinadanas namin. Pinapasikot-sikot tayo eh. Apo, sir, puro utang din talaga kami, sir. Tinan mo, sir, ginawan pa namin ng paraan yung mga reseta namin gamot, sir. Pinangutang talaga namin yun, sir, ginapang namin. Ilakad pa po namin yun sa mga ano. Sa government, social, sir. Service. Sa social service, sir. Yun yung inaano ko din po eh. Kasi kailangan po ba kami yung mag-update sa'yo? Kailangan... Kung... Alos kami pa magmamakaawa sa kanya, sir, para lang ano, pasikot-sikot siya, sir. Ayaw, sabihin niya naman kung ayaw niyang gastos. Yung usapan na magpapakita ka, hindi ka sumipot, ire-reskid. Kaso isang buwan na hindi ka nagpapakita. Unang araw ko pong nadala sa ospital, sabi ko, pumunta ka. Hindi yung tanong ka ng tanong kung bakit ganyan yung babayaran. Kaso ayaw mo. Ibigay niyo po lahat ng medical information kay Odette. Igugo ko na po, ako na po magagaranti doon po sa operasyon ninyo, mga gamot ninyo, therapy. Tanungin lang po namin sa doktor kung ano mga kailangan gawin. At doon sa cellphone mo, palitan ko. Tapos yung nawala mong, yung one month ka hindi na nakapagtrabaho, doon na natin kunin sa 80,000 itong si Mokong na to. Okay? And then, idemanda pa rin natin. Okay? Yes. Now, kapag kayo nakapag-areglo later on, paghihingi kayo ng danyos, lubos-lubosin nyo na. Ako lang sasabi. Kapag hindi, ituloy nyo yung demanda. At doon na lang kayo makipag-areglo sa judge. Narinig niyo po, engineer, sir? Sige, sir. Paano ko na. Huwag kang tumatawa, sir. No, this, come on. Sir, tinatawanan mo yung sarili mo na makukulong ka na. Ano kang klaseng engineer?
Do not laugh. This is not a laughing matter, engineer, sir. Tumatawa-tawa ka dyan? Iumiyak na nga itong biktima mo, tapos ikaw, pangisingisi dyan? Attorney Greg Pua, magandang hapon po ng LTO. I'll do everything in my power legal na para ma-revoke tong lisensya nitong Engineer Jokno. Yes po, Sir Senator. Tingnan po paano natin masanction po itong si Engineer Jokno na tinatakasan niyo po ng responsibilidad niya sa kanyang biktima at nakasagasa po ito. We will look it na sa amin naman na po ang police report at nakita rin po namin ang video. Papatawag po namin si Engineer. Sir, sasamahan po namin ang victim dyan sa inyo at magpa-file po siya ng kaso laban po kay Engineer Jokno, yung nakasagasa po sa kanila. Yes, sir. Wala pong problema, sir. Okay. Sige po. Magkita-kita po tayo dyan tomorrow. So, ma'am, sir, effective immediately yung tulong namin darating sa inyo. Ma-opera na po kayo. Maraming salamat po. Thank you po. Engineer Jokno. Yes po, sir. Yes po. Narinig ko po. Ito po yung sinasabi mong requirements. Ito yung sinasabi mong 80,000 na reklamo mo. Sinasabi ko sa iyo, pag ikaw ay kinasuhan at umakyat sa judge yung kaso mo, sa bail pa lamang, I'm sure it's more than 80,000. Kapag ikaw ay nakulong, I'm sure hindi lang siguro halagang 80,000 ang worth ng freedom mo. That I'm telling you now. Supposed to be, edukado ka dapat na tao, engineer ka dapat, marunong ka mag-isip. But you're not thinking. Patawa-tawa ka pa dyan, pangisingisi ka pa dyan. E samantalang ito si ma'am, umiiyak na, naawa na sa sarili niya. Good luck na lang po sa inyo, sir, engineer. This time, ikaw ngayon na maghahabol-habol kay ma'am. Maghahabol-habol to, lulod sa inyo to. I promise you that. Hanggat wala kayong trabaho, papalitan ko po yung nawalang income sa inyo. Kasama na po yun sa tulong ko. Okay? Thank you po. Yung everyday, kukompute nyo po yun, tax-free. Yung everyday na kinikita nyo sa call center, babayaran ko po yun. Okay? Pati ikaw, nawalan ka rin ng work? Yes po, sir. Anong work mo? Food delivery rider po. So, hindi ka nakakapag-deliver ngayon? Opo, kasi yung motor ko, ano po eh, wala pong side mirror yun. Tapos, bali-bali ko yung manibela po. Okay, sige. Paayos natin yung motor mo. Maraming salamat po, sir. Okay, and then yung nawalan trabaho sa'yo, yung araw, sasagutin ko rin. Okay? Yes, salamat po, sir. Sa tiwala. Salamat po, maraming salamat. Sige, punta kay Claudette, pati kay Sherry para gagawa ng computation. Ah, natanggalin kayo ng ngipin? Okay, pagawaan ko po kayo ng ngipin. Kita mo, ang laking abala. Ah, dati may ngipin. Apat. Ay, sige, pati pangipin niyo po, ma'am. Papangipin ko kayo, okay? Na-arrange ko na po yung operasyon ninyo. Kami na bahala sa doktor. Tapos yung cellphone, bigay mo. Anong pangalan ng cellphone? Realme 9. Mga magkano? Sir, 17. Pero pwede ko naman po ipaayos yun, sir. Hindi na lang, wag na paayos. Akin ang wallet ko. Kung magkano ang pera ko sa wallet, ubusin ko po to para sa inyo. 1, 2, 3, 4, 5. 27, 28, 29, 30. Ito po, 30. Ito po yung pang-araw-araw yung gastos lamang. Kasama ng pagbili ng cellphone. Ito po. Thank you po. Tapos, babalikan niyo po ako kung magkano pong nawala sa inyo habang kayo po ay hindi nakapagtrabaho, saka yung papalagyan ko kayo ng ipin. Yan po yung pang-gastos yung araw-araw. Saka sa cellphone, para importante yung cellphone po lang sa trabaho, hindi ba? Okay. Sige, ganun po lang muna. Okay? Patikmin natin sa kanya yung ginawa niya sa inyo na inabol-habol. This time siya magkabol-habol. Okay? Opo. Sige, ma'am. Salamat, istiwala. Problema na po kasi sa pamilya ko eh. Kasi sa inyo po talaga lahat ng shoulder po. Sila di po nag-asikas. Nakapo ko pwedeng ibigay ng ano po sa hospital. Tapos yung motor, paparepair ko po yun. Dali niyo po doon sa shop na gusto ninyo. Ako na po magagaranti ako kung magbabayad, ha? Sobra-sobra na po, sir. Tutulong na rin lang po ako, lubos-lubosin ko na po. Nandito na rin lang kayo. Di ba? Ako po ay natutuwa at yung inyo pong paglapit sa akin at yung inyong tiwala. Salamat po. Okay. Salamat po. Sige po.